Hi guys! Welcome back to my today's video. So, I'm just gonna share to you ang dami kong nagastos. Pero ito, bawat kuha ko ng mga bagay-bagay, inisip ko ang function niya. So, ngayon, nung ako lang lahat nag-loading ng mga binili ko, tapos, tinanong ako ng asawa ko habang nagbabiyahe kami pa-uwi, ang sabi niya, how much you spend? Sabi, di ko sana sasabihin dahil parang natatakot ako sa loob ko. Pero iniisip ko kung hindi ko i-explain, di niya maintindihan. So, sabi ko, 198. Sabi niya, what? You spent $200? You used the coupon? Sabi ko, that's 200 plus before the coupon. You know, sabi ko sa kanya, I will tell you, I'm buying things that I supposed not to be buying, but I will be using this because I'm gonna do baking with Tyler. So we're gonna do baking and we needed these things. And also, I'm gonna cook a good breakfast because I don't like the pan that I have right now. So, pinakita ko sa kanya yung mga binili ko, alam nyo. Ito, bumili ako nito. Ano ba yung $200? Ayan. Ito, di ba? Gagamitin mo to. Wala akong ganito. Di ba yung mga flour? Ilagay mo to, tapos ilagay mo yan sa flour para magsala. So, wala akong ganito. May ganito akong strainer, pero yung maliit, hindi yung pang malakihan na. Ilagay mo sa mixing bowl. So, ayan. Pero dalawa ang binili ko kasi nag-red price siya. So, pag nag-red, lower ang price. Pero ito, para to sa bahay ko sa Pilipinas. So, hindi niya alam na dalawa. Pero, in-explain ko yung mga binili ko. Hindi ko naman tinago. Pero, sinabi ko na, kailanganin ko ito. So, yun. Tapos, ito pa. Yung mga bagay, bakit nga ba naging 200 yung binili? Instead na, kadalasan 100 lang. So, extra talaga yung aking nabili na sa ngayong grocery. Ito, mga ganito, di ba? Pag mag-baking ka, kailangan mo nito. Ayan, kasi pag maglagay ka ng mga chocolate, ganyan-ganyan. O, di ba? Kailangan mo yan. So, yan, bottles. Tapos, ito din. Wala din to sa plano. Yung extra virgin olive oil cooking spray. Ayan, yung pang non-stick. So, wala din to, di ba? So, wala din to sa lista kasi di naman to weekly na ginagamit or everyday. Pero, kumuha pa rin ako. Ganyan. So, extra yan. Ayan, ito mga canned goods. Hindi ko na yan ipakita dahil hindi yung normal lang yan. Ito, mga salmon. Ito, salmon. So, dyan yan. Tapos, bumili din ako ng wala sa ginagamit namin. Ito, chocolate. Ayan, yung magawa ka ng cookies, kailangan mo nito. So, gagawa kami ni Tyler ng cookies. Kaya ito, wala din to sa listahan. O, diba? Kaya yan ang nagpadagdag. Bakit naging 200? So, ito din ang cheese na slices ng cheese na single. Wala din yan sa listahan. Pero may cheese naman, hindi lang single. And isa pang wala sa listahan, ito, Canadian bacon. Wala din to sa listahan. So, pang breakfast din to. Ito ang sa akin dahil 97% na walang taba. So, yan. So, sa akin yan. Tapos, bumili din ako ng bacon na may taba. Pero sa asawa ko ito kasi ayaw niya man ng mga walang taba. Pero kakain din ako ng part nito pag magbe-breakfast. Ayan, wala din yan sa listahan. Kaya naging 200. Yung mga wala sa listahan na basic na kailanganin. Kaya yung naging ganun. Tapos ano pang mga wala sa listahan na mga pinambili ko. Kasi gagawa ako ng mga bagay na kung lagi ko lang iniisip, hindi ko gagawin, paano? Tapos kadalasan ito naman ang breakfast para naman sa asawa ko. So, in-explain ko lang na I bought a good pan for your breakfast. So, syempre, para maintindihan, hindi natin kailangan i-misinterpret yung reaction ng ibang culture na partner natin na kuripot, dalo, ug uban pa nga mga bad nga wordings nga atong i-describe sa usa ka tao kay basin wala siya kasabot nga nung nag-react siya in that sense, di ba? So, kailangan nato ng pasabton. We need to explain why. And also this one. So, wala din to sa listahan ito. Diba? Yung magawa ka ng chocolate na cake. Ayan, wala din yan sa listahan. Kaya naging ganun. And buttermilk. Ayan, buttermilk. Wala din yan sa listahan ang buttermilk. So, kung magagawa ka ng cookies, gagamit tayo ng buttermilk para mas masarap. Diba? And right there, I'm making video. And ito,
Wala na yan. Normal lang yung sugar. So, ayan, ang daming wala sa listahan. Pero, paano ko gagawa ng iniisip ko kung di ako bibili? Kaya, bumili talaga ako. And, ito. Ito, naalisin muna natin. Hindi ko makita ang, ano, camera. Ayan, yung mga wala sa listahan. Ipapakita ko sa kanya para maintindihan niya yung mga pinangbili ko na wala nga sa listahan. And, kaya lumaki. Pero maintindihan naman kasi hindi mo man inano. You just need to explain. Ayan, ito, baking pan. Kung gagawa ka ng mata, round na cake. Ayan, dalawa. Nag-sale na ito. Dapat sa $8, naging $4. So, dinalawa ko na kasi ang isa naman para naman sa bahay ko sa doon sa Pilipinas ko na bahay. Kaya dalawa. Isa lang ang ba... Isa dito, isa naman pang Pilipinas na bahay ko. So, ayun. Kaya dalawa yan. Siyempre, no? And ito din. Extra na din ito. Wala din to sa listahan. Ito. Ayan. Gagawa tayo ng pizza. Kaya meron tayong pizza. Pizza? Pizza pan. Pasensya na ka sa... Ano ko, dila. Kasi minsan ganyan talaga eh. Pag yung pag-transition ng words, hindi siya ma-correct. Kaya... O ayan, so diba, pizza. Dito yan sa bahay na Las Vegas kasi magluluto kami ni Tyler. Tapos ito, o, ang ganda, pang breakfast. You see how much it sells, you say? You see this? This is good for the breakfast, see? Look how non-stick is this. This is good for the breakfast. I like this. Oh, do you remove this? Oh, no. This one, very good for... You know, the eggs, it doesn't stick. I don't like the other one. I get tired of it. It's ugly. I get a new one. Because that's good for making breakfast. You know? So, bakit ka ba magtitiis kung pwede namang hindi? Eh, siya lang naman din ang makikinabang ng aking lulutuin. Kaya, hindi ako na takot na kumuha ng mga gusto ko. Tapos, there you go, honey, your thing. And then, gusto ko din na... Maka-experience, wala talagang experience na libre sa buhay, pero para lang naman to sa ikakagrow ng aking pagkatao, and also, ma-learn ko na ituro ko sa aking anak na makita niya. So, hindi naman gumastos sa bad na paraan. Tapos ito, wala akong ganto. O gagawa ako ng, tawag na ito, bring the most time bakeware durable lifetime guarantee dishwasher. Safe. And this one, si wala akong ganito. Bakit iba naman tong ano nito? So, wala akong ganyan. And mixer. Ayan. So, yun. Ang point nito, bakit ko pinakita? Mga wala sa budget, wala sa lista na mga binili ko. Kasi, minsan, pag nag-asawa tayo ng ibang lahi, lagi tayong parang natatakot ba na ay, matakot ako kasi baka magalit. Minsan, we need to understand na ang ibang culture, kailangan lang din natin kausapin, i-explain, para magkaintindihan. Hindi naman sa, oh, kung ikaw ba naman magalit, nagastos ka ng 200, eh ano naman ang binili ko? Ito, magagamit sa kusina para sa ikabubuti naman ng aking gawain o mga mag-explore ba ako sa buhay. So, bayaran siya man lahat magbayad kasi diba, wala man tayong trabaho. Pero, na alam ko na hindi naman siya magagalit dahil gagamitin ko naman dito sa bahay. So, yun. Huwag kayong matakot sa partner nyo. O sa ibang culture, o i-judge nyo na madamot, o iba ang ugali. Kasi baka hindi lang naintindihan yung mga bagay-bagay. So sana ito ay nakatulong sa inyo na makakuha ng idea na pag may asawa kayong ibang lahi, hindi naman yan sila masama ang ugali. Kailangan lang natin kausapin ng matino na hindi shouting, na hindi kung hindi kikibuin, kasi hindi po makakatulong na hindi mo siya kikibuin, kasi kailangan nilang maintindihan bakit mo binili, bakit ka nagastos ng ganito. Tinanong lang naman ako, anong nangyari, bakit madami? Sabi ko, ayun, mga gagamitin ko sa kusina dahil magluluto kami ni Tyler, ganito, ganyan. Inexplain ko lang. So, ayun, ngayon, tiningnan niya ang resibo, Wala na siyang reaction, nakita niya, Wala naman, resibo andyan ang mga lahat ng item. So, ganun lang yun. Alam ko naman na kaya niya yung bayaran ang binili ko. Hindi naman, sobra one time lang ngayon lang. Oo, so bye for now, everyone.